Hey guys, so nandito na naman tayo sa ating episode na pamamagatan nating paano mag-compute ng square meter or area ng inyong lupa o bahay, no? Alright, so ipaliwanag natin kung saan galing ang isang square meter. Okay, para maintindihan ng lahat. Right? So mag-uwi tayo. Ang square meter ay nanggaling sa hugis. Ayusin natin. Right? Sa hugis na may isang metro ang sukat ang gilid or ang side, no? Yan, 1 meter yan, 1 meter to. So para makuha ang area ng loob ng hugis na yan, narito ang ating condition. Alright, ito ang ating condition. So area daw equal base times height. So tandaan nyo lang yan. Right? So area equal base times height. So ito yung base mo at ito naman yung height mo. So para malaman mo kung ilan ang area, substitute natin 1 meter multiplied by 1 meter equal 1 square meter. Alright? Or ganitong symbol. Parehas lang yan. So yan, dyan galing ang isang square meter. Ngayon, by the way guys, ang area o square meter ay ginagamit sa pagkwinta ng halaga ng yung lupa, kung magkano, or pagkwinta ng rough estimate ng cost ng inyong bahay. Okay, so ipapaliwanag natin yan sa ibang mga videos, no? Medyo malaking ano rin yan, topic. Dito lang muna tayo sa paano mag-solve o kumuha ng area ng hugis ng iyong lupa. Okay. So mag-example tayo ng hugis ng iyong lupa. Right? So mayroon tayong bawa ito. Height nyo, tapos yan yung side. Okay? So, kunwari na lang yan. At ito ay may sukat na 7 meters. Tapos ito may sukat na 11 meters. Okay? So, mabalik tayo sa condition. Ang condition natin ay area, lagi nyo yung tandaan, base times height. So, ito yung base. Ito naman yung height. Okay? So, ito ang sukat dito ay parehas dito sa taas at ito ay parehas dito. Yan. So rectangular siya ang shape ng iyong lupa. So para ma-solve ang area i-substitute natin, base is 11 multiplied by 7 equal 77 square meters. Okay? Or ganyan.
So, yan. Yan ang kanyang area. Okay? So, kung iisa-isahin natin, bawa, mayroon daw siyang seven dito sa side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? Dito naman sa... sa base, may 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 1. Lagyan natin ng ruler parang twig. Okay. Yan. So, yun siya. Isa-isahin natin. Yan. Yun siya. Yan. So, ito ayun sinabi natin. Okay lang yan. So, sa height, alright. So, dito naman sa base, i-ano natin para twin. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, so dito naman sa side, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alright. So kung imultiply mo daw yan, diba? 7, yun siya, times 11 ay 77 square meter. Yan siya. Kung bibilangin mo lahat yan isa-isa, 77 yan. So yan yung square meter, no, ang area na laman ng iyong lupa. Alright. So, punta naman tayo sa... kung halimbawa ang lupa mo ay sa ibang hugis ng lupa, di ba? Halimbawa, ang lupa mo ay ito tayo. Kung halimbawa ang lupa mo ay hindi rectangular, di ba? Ganito. Meron akong nasurvey, nagpagawa ng bahay ng plano, ganito yung lupa niya. May kakausli na ganyan. Yun. So, paano mo siya kukumputin ang area ngayon, no? Ito, mayroon siyang 11 meters. Ito, 5 meters. Tapos ito, 5 meters din. Lagyan natin na symbol. Tapos ito, mayroon siyang 9 meters. Tapos ito, siyempre, kaparehas nun, 10 meters din to. So ito naman, 2 meters. Ito. Alright, so ngayon, paano siya kukumputin ang area? No? Paano mo siya kukumputin? So ganito yan. Lagi mong tandaan ang kondisyon, no? Yung base times height. Okay, so base times height. So ngayon, diba, mayroong sinasabi na pagbubuklo rin ang magkakaiba. Yeah. So, gawin natin,
alis guhita natin dito, you know, para ma-apply natin itong base times height. So itong dito sa malaking tawagin natin area 1 ito, tawagin mo area 1 ito, area 2, diba? So sa area 1 mayroon kang base na 9 meters, tapos may height kang 10 meters. Ayan, i-ganyanin mo muna, no? I-identify mo muna. Then dito sa area to mayroon kang base na 2, tapos may height ka na 5. Ayun. So may apply mo na ngayon yung condition, diba? So ngayon, oh, pwede natin i-solve. Now i-solve muna natin yung area 1, diba? So solutionan muna natin yung area 1. Area 1, tawagin natin itong 1, height 1. So base 1 times height 1, yung base 1 natin ay 9 meters, multiply natin ng its 110 meters equal, compute natin para malinaw. Yan. 9 multiplied ng 10, yun 90 meters, 90 square meters. Okay, so 90 square meters or ganitong symbol. Okay, so may sagot na tayo, di ba? Yan, check na. Then isolve natin yung area 2, no? So dito tayo, area 2. Area 2, base times height, B2 times its 2. So, yan. Ito yun. B2, its 2. So, may B2 tayong 2 meter. Area 2 equal 2 meters multiplied by 5, its 2. Equal 10 square meters, diba? Or ganito. Okay, so para ma-solve mo ang kabuuang area, diba, i-plus mo ngayon, gawin mo ng area T as in total area 1, ito plus area 2, ito, diba? Ayan. Oh, then substitute natin area total equal area 1 mo ay itong 90 plus area 2 mo ay 10. So may area total ka ngayon na 90 plus 10, 100 square meters, or square meters. Ayun. So yan na ngayon ang iyong area total. Alright guys, so I hope naka follow kayo kung paano kunin ang area na ganito, no? Alright. So maging dito man yung usli, di ba?
Ayan yan. Basta yung condition, lagi yung tatandaan. Hindi kayo mawawala. Alright? Base times height, base times height. Pag hiwa-hiwalayin nyo, diba? Ayan. Ganyan. Kung ganyan ang hugis. No? Diba? Pwede rin pa ganun. Diba? Kung saan kayo convenient. Alright? Mayroon namang area na medyo tabingi. So, sa susunod na video, ipaliwanag natin kung paano makuha ang area nun. Yung sinasabing trapezoid. Yung ganito. Ayan. Ayan, may ganyang klaseng mga lupa eh. Ang ganyan. Karaniwang ganyan eh. Diba? Minsan may ganyan. May ganyang lupa. Tapos pa ganyan. Tapos may pa ganyan. Ayan. May mga isosolve natin. Kasi maaaring yan ang hugis ng lupa nyo. So, masusundan nyo paano nyo masolve yung area. Kasi, di ba? At least may basic idea kayo. Okay? So, salamat sa panonood at I hope tayo kapag bigay tayo ng kaalaman sa kapwa natin. And then, please sa mga bagong viewers, please subscribe at siguraduhin i-click ang bell button para pag nag-post ako ng bagong videos, ma-notify ka. Alright, so maraming salamat sa lahat at huwag kalimutang i-share at i-like ang video na to. Alright, so maraming salamat ulit at sa susunod.